Malaking sampal ito sa isang katulad ni Sara Duterte, isang napakabatang akbayan president. Itong si Rafaela David. Anong sinabi? Puro kaangas. Wala namang talas. Siguro alam naman yan ang mga kababayan talaga natin. Kahit saan mo naman dalhin ito si Sara Duterte. Kung natatandaan niyo po, minsan hindi nagpa-unlock sa debate noong panahon ng eleksyon. Katulad rin siyempre ni Marcos Jr. Ano? Pero sa puntong ito, di hamak na may mas talas yung nasa Malacanang ngayon kesa dito kay Sara Duterte. Walang talas. Yung angas na ito si Sara Duterte, hindi naman yan lingid sa kaalaman ng mga kababayan natin. Eh. Talagang kuno ay maangas na ito. At yan ang ginagamit nilang stance kuno na ito si Sara Duterte dahil kuno ay probinsyano at ito nga daw yung pinakapuhunan niya na ang ibig sabihin daw pag ganito kaangas ang isang politiko ay merong political will. Ganun ba yon? Bakit? Yung mga medyo demure, tahimik at ginagamit ang dunong, wala po bang political will yung mga yon? Hindi ba't halata na kasi sa puntong ito na ang nagkukunwari ng mga leaders ay etong mga Duterte? Diyos ko, nakakaya talaga. Ano, nakakaya po talaga. Una dyan, hindi man lang nagpa-unlock to ng mga debate ng panahon ng kampanya. Tapos napakarami niyang speeches sa kung saan sa ang lugar na kalimitan ay sablay. At dahil nga kulang sa dunong siguro at preparasyon, madalas ay gumagawa ng kung ano-anong alibay. Remember the sunblock? Diba? Ganyan ba ang gusto niyong maging presidente? Nakakaya. Sobrang nakakahiya ang ganitong klaseng ugali. Napakagarapal. Akbayan kay VP Sara, puro angas, walang talas. Congratulations, VP Sara, for finally and fully exposing yourself to the Filipino people. Matagal na yan eh. Alam na sana yan ang mga taong, mga kababayan natin, na nasa tamang pag-iisip. Marami kasing medyo na nalihis ng landas, kaya naniwala pa rin dito sa mga Duterte. Pero yun nga, tama, ito yung best time na na-expose ang totoong kung ano ang kaalaman ano, si Sara Duterte bukod sa kaalaman kung sino talaga at ano ang intensyon sa bansa natin. Sabi niya, ulitin ko lang, exposing yourself to the Filipino people as the inept official that you are, full of fury and noise but devoid of substance. Maingay to ha, may mga patutsada to. May mga side comment ito, madalas. Diba? Kung ini-interview kung ano-ano ang sinasabi, wala naman sa punto. So, walang kaalam-alam kung tutuusin. Walang dunong. Paano naging lawyer ang isang damuhong ito talaga? Ano? Paano naging lawyer to? Baka ito ay ginapang nung ama. Good luck.